Yo, what's up mga kasugoy? Welcome back to my channel. Tara mga kasugoy, samahan nyo ako, no? Para mag-react. Let's do this, let's go! Maganda nga po sa inyo lahat, no? So, itong vlog ko to para to sa kapatid ko na si Tony Fowler. Na meron kasi ako na panood no sa kanyang TikTok saka nagano na rin eh no, nag-post din yung kapatid ko no, kuya ko no. So ito. Napanood niyo ba tong video na to? And so, babae nag-aayos tapos ito yung sabi niya. Hindi ko na kukunin ng buo pero parang ang point niya ay happy siya na meron siyang big Filipino family. Pero today pinipili niya yung sarili niya para magkaroon siya ng peace of mind. Kumbaga, girl, alam mo naman natin ang toxic Filipino culture natin, 'di ba? Hindi naman lahat, pero madaming gano'n, lalo kung malaking pamilya. Alam nyo ba na sobrang nakarelig talaga ako sa video na to? Wala akong pake ko yung mag-alat, marami siya sabihin, alam mo yun, sanay na ako doon. Nung time na okay naman kayo, feeling mo okay lang naman talaga kayo kasi gatherings, punta dito, punta dyan, dalaw-dalaw. Sobrang saya, akala mo talaga okay ang lahat. Akala mo goods, close kayo at nagmamahalan kayo buong pamilya. Masaya siya, pero bigla mo na lang malalaman na, ay, dai, pag wala ka pala doon, pinag-uusapan ka nila. Kesyo kayo ni Martoni, ganito kaya, ganito, daming dadami. Lalo yung mga kamag-anak ko na bago ko lang nakilala. Yung mga ganun kasi ako, mga kamag-anak ko na late ko na silang nakilala dahil nga separate ang aking mga magulang. Girl, kala mo talaga okay kayo. So, ito na nga, no? Hindi mo siya kasama sa paghihirap mo sa buhay. Dami na sinasabi sa'yo hanggang sa medyo umokin-okin yung buhay mo. Bigla kang tuturuan na, alam mo, dapat to, yung tinutulungan mo yung ibang mga kamag-anak. Na parang mandatory na bigla mo siyang kailangan gawin dahil kamag-anak mo sila. Samantala nung naghihirap ka, ang dami nila sinasabi sa'yo at ito yung pinakamatindi doon. Sila mismo yung magkasabi sa'yo na, Tony, hindi mo yung magagawa. Tony, hinto mo na yan. Tony, books doon. And it will make you wonder, oo nga, parang wala namang kapupuntahan itong ginagawa ko sa buhay ko. Tapos nung medyo bigla ka umasenso sa buhay, huy Tony, sige ito, bigyan mo ng trabaho, sige suyin mo, kailangan ganito, mandatory bigla me. Ayoko na isa-isahin, pero nakaka-PI talaga. May mga ganito pa yan. Tony, hindi namin magagawin kang ganito eh. Dapat ipaalam mo sa amin yan. Oh my God, parang kasama ko kayong lumaki. Pinalamon niyo ba ako? Nagdagdag ba kayo sa mga tuition ni Tyronia? Alam niyo ba yung hirap ko sa buhay? Di ba ang dami yung sinasabi? Bilang yun, kailangan ko ipaalam sa inyo, tay. Porket ka mag-anak mo sila, porket ka dugo mo sila, kahit hindi mo, karang kapal lang mukha, sanggali. Kaya pag may narinig kayong kamag-anak ko na, susi Tony Paolo nga, sarili ka mag-anak, di ba tulungan sa'yo bigyan ng iPhone 14 eh. Dai, yung mga fans ko, pinapanood yung vlog ko, kaya kumita din ako, kayo never kayo nag-share, never kayo nanood, hindi kayo supporter, ba share pa kayo. So, sinong bibigyan ko ng pagmamahal pabalik? Kayo ba, na marami sinasabi, kahit kamag-anak ko kayo, o yung random people na walang kadugo-dugo sa akin, ako na yung connection, pero grabe yung supporta. Isip kayo, tamaan kayo dito, wala ako. Bakit? Okay, totally, dito naman sa pinost na to ng kapatid ko sa TikTok, totally wala naman akong ano, wala naman akong masyadong pakialam. Kaya lang, meron ako mga kapatid ko kasi marami kami magkakapatid. 28 kami magkakapatid kasama na si Tony dyan, saka si Marie. Ngayon, may sisila sa akin, kanina pa, maaga. Kuya, ganito, kuya, ba't naman ganyan? Siyempre, meron ding totoo, meron kami mga kapatid na may hirap. At minsang lumapit sa kanya, meron kami isang kapatid na nagtitinda ng sabon o chocolate, hindi naman niya binilan eh. Kung hindi sinabihan pa niya, napakalayo mo, nag-iisip ka ba? Paano kung pupunta o bibili? Mga ganun ang mga salita niya, no? Totally, wala naman siyang tinulungan sa amin magkakapatid. Pero wala naman pilitan yun. It's okay, kung mahal mo yung sarili mo, okay lang. Di, mahal mo yung sarili mo, maganda. Ngayon, dun sa salita naman niya, minasasabi, bakit mo ginawa to? Siyempre, meron din, Fowler kami, marami kami magkakapatid, may mga anak kami, may mga konserbatibo na yung mga pinalalabas mo, mga malalaswa. So, hindi lahat yung syempre nakadugo mo, natutuwa doon sa action mo dahil dalo mo yung pilido namin, Fowler, di ba? Hindi lang naman ikaw ang Fowler. So, wala ka rin karapatan din syempre babuyin niya kasi hindi lang naman din sa'yo yan. Maraming nagmamayari niyan. At maraming Fowler na iningatan din nila ang kanilang apelido. Ngayon, nagiging basher mo. Dahil siyempre sinasabihan ka. Dahil hindi tayo malayang malaya gawin ng mga makakasira sa pangalan. Pero ano ginawa ng buong pamilya namin? Tahimik lang. Suporta lang sa'yo para umasenso ka.
Kasi akala namin noong araw, kaya sinasabi mo sa vlog mo na kaya ikaw naghuhubad kasi sa hirap ng buhay. Ah, nagtataka lang ako, napapaisip lang ako kung bakit may pera ka na, lalo ka pang naghubad sa harap ng maraming tao. Mabuti pa siguro noong araw kasi pag naghubad ka, may bayad. Ngayon, naghuhubad ka sa lahat ng mga lahat ng tao. Libre. So, nagtataka yung mga ibang kapatid natin kung ano pa ba ang kailangan. Ngayon, nagiging basher mo. Siyempre, nanghihinayang sila. Kapatid yan eh. Concerned. Saka, ano ah, ilan lang naman yung lumapit sa'yo. Eh, marami tayo pero hindi lumapit. Katulad nga, siguro taon na, wala naman lumalapit na sa'yo. Walang humihiling sa'yo. Nagtaka nga ako bakit nag-post ka nito na parang ang mga kapatid at pamilya namin lumalapit. Hindi ah. Marami rin Fowler na mayayaman at nakakaluwag sa buhay. Katulad ako, dahil medyo nakakaluwag tayo sa buhay, ako tumutulong sa mga kapatid natin. Pero hindi kita iniistorbo. Si Marie, lumapit ako kay Marie at tumulong si Marie sa isang kapatid naming na aksidente. Tumulong si Marie. I love you, Marie. Ito si Tony, naging ano na siya, bastos. At masama loob ko, nasasaktan ng loob ko. Totally, wala man akong kailangan. Pamilya ko walang kailangan sa kanya. Wala kami, lahat kami nagsasama-sama kami. Hindi niya napansin sa salita niya. Nagsasama-sama kaming marami yung magkakapatid. Hindi siya kasama. Ewan ko, ba't hindi siya sumasama? Kasi baka hinga ng tulong. So, nakakasama ng loob. At nakakaawa si Tony. Kasi nabubuhay siya ng ganyan. No? Kaawa ko sa kanya. Kasi mabuti pa yung Pilipina, no? Na ang laki ng pamilya. At naramdaman niya, no? Ewan ko sa kanya, siguro yung paghingi minsan ng tulong sa kanya, eh, ikinasasama ng loob niya. So, it's okay, ah. Kaklarify ko lang. Walang tinutulungan niya sa amin. At walang kami namumuruso sa kanya. Hindi namin siya ginugulo. Wala. Tahimik lang. Kaya lang ito, nagsasalita siya para ang nangyayari, naalalaman ng maraming tao, katuloy yan, dami ng mga kapatid ko, no? Iniistorbo pala siya ng, no, hindi. Walang nangiistorbo sa kanya. Walang nagpupunta sa kanya. Ni kung saan siya nakatira, walang nagtatanong kung saan siya nakatira, walang nag-isip, walang pupunta sa kanya. Tahimik. Kami magkakapatid, marami kami magkakapatid, at kami nagsasalo-salo sa bahay ko. Nakikita-kita kami, walang toxic, walang ganyan. Ngayon, napakiusap ko lang, Tony, huwag mo na kaming gamitin kung para sumikat ka pa. Dahil hindi ka naman namin naaway eh. Hindi naman kami nakikigulo sa'yo. Hindi ka namin istorbo. O sabi mo nga nun, bakit mo kami, katulad ako, nagbablog ako. Baka sasampa lang ako sa'yo para sumikat. No, hindi. Kumakayod ako sarili ko. Kung wala man ako masyadong followers, okay lang itong followers ko, 10,000 sa YouTube, 3,000 rito. Masaya na ako at least mayroong naniniwala. Masaya na ako noon. Okay na ako noon. Hindi ka namin yung sorbo. So, ang pakiusap ko lang sa'yo, Tony, kung ayaw mo ng pamilya namin, walang problema. You're out. Di dyan ka lang sa gusto mo. Huwag mo na kami pasukin pa. Hindi ka naman namin kailangan. Wala naman kami kailangan sa'yo. Hindi ka namin ni-istorbo eh. Huwag ko lang kami damay sa mga papay mo. Para kasi yan eh. Si Labador eh. Pahype eh. Huwag ko lang kami gamitin. Please na. Kasi sumasama yung loob ng iba mga kapatid natin. Nagagamit mo. Wala na kami ni-istorbo sa'yo. Sige, magbigay ka ng isa muna. Ni-istorbo ka namin. No? Pinupwersa ka namin tulungan yung mga kapatid mo. Wala. Hindi namin na kailangan ng tulong mo. Kasi ang tulong kusang ibinibigay sa puso. Okay? At higit sa lahat, syempre dadasal kami. Sa Diyos kami lumalapit, humihingi kami ng tulong sa Diyos. At doon kami humihingi, hindi sa iyo. Okay? Para sa ito, Tony Fowler, kung hindi mo kami kailangan, hindi ka rin namin kailangan sa aming pamilya. Ayan mga kasigoy, okay? Nakita nyo, no? Nagsalita po si Lester Fowler. Yan yung kapatid ni, ano, ni Tony Fowler sa ama. And nag-react siya sa mga, siguro, sa mga manilalabas na video. Or sa mga pinagagawa, sa mga ginagawa ni Tony Fowler, no? Bilang kapatid, siyempre, nag-voice out lang siya at parang nilabas niya lang yung thoughts niya and views about sa kanyang kapatid, no? Kay Tony Fowler, kung na hindi nga raw siya humingi ng tulong, na kailan bilang Tony Fowler nga raw, as a Fowler na may apelyido, dapat daw pinoprotektahan niya yun. No? Bilang kapatid, no? Well, of course, pinoprotektahan niya rin si Tony Fowler bilang kapatid. Yun lang naman yung message ng kapatid niya sa kuya, no? Well, of course, bilang kapatid, syempre magre-react ka kung pag nakita mo yung medyo sa tingin mo, hindi maganda yung ginagawa ng kapatid mo, no?
Well, of course, sana magkaayos sila ni Tony Fowler, no? Kasi mahirap yan. Kapag hindi kayo nagkakasundo na makapatid, talagang ang bigat sa dibdib niyan, daladala mo. So I hope, no, and I'm praying na magkaayos sila, no? Comment down below, mga kasugoy, no? Ano reaction nyo dito, no? Gusto ko malaman kung ano mga views nyo dito. In between na Tony Fowler at saka kay Lester Fowler, no? So yun lang, mga kasugoy. Comment down below. Muli po, ito po si Cesar Castillo Jr. nagsasabing tirahin mo na yan. At baka tirahin pa na iba. Until next time, sugoy. Peace out.